Ipinanganak na putol ang kaliwang balikat at kaliwang paa, subalit hindi naging hadlang para sa 18-anyos na si Edwin Inguito Jr. na abutin ang pangarap nito na maging isang atleta. Hirap man sa pang-araw-araw na kalagayan ay hindi ito nagpatinag. Grade 3 pa lamang ay nagpakita na ng talento si Edwin sa larangan na paglalaro ng volleyball kung saan nasanay na ito sa araw-araw na sitwasyon na nagpatibay rito para ipagpatuloy ang nakahiligan ng laro. Last birth po, ganito na po pinanganak. Siguro po, hindi naman po siguro sa mahirap kasi like, parang nasanay na po ako sa araw-araw na ganitong po sitwasyon, tanggap ko po kung anong merong ganito. Parang hindi na po ako nahihirapan na magagawin yung mga nagagawa po ng ibang tao sa pagdating po sa larangan ng volleyball at kahit ano pong sports. Start po ako naglaro ng volleyball is grade 3 pa po ako. Nasasanay na po ako, parang hindi na po sa akin mahirap kung baga yung pang-araw-araw na pumumuhay. Pero which is ngayon, as pandemic, as ngayon na nga po yung parang sa bridge po dito, aminin ko man sa hindi, mahirap po talagang maglakad papunta sa kabila pong barangay. Kasi like yung bridge po dito kasi sinara po siya for goods rin po. Ayon sa kanya, naging inspirasyon nito ang mga taong nakapalibot at naniniwala sa kakayahan nito, kung kaya nito lamang Hunyo 23 ay sumali ito sa volleyball league na inorganisa ng Avocadoria sa lungsod ng Cotabato. Malaking bagay anya ang tiwala ng mga ito sa kakayahan niya upang ma-realize nito sa kanyang sarili na hindi hadlang ang kanyang kapansanan upang makilala sa larangan ng volleyball. Yung mga nakasurrounding po sa akin na tao, dahil po sa kanila, isa rin po sila naging inspirasyon ko para maglaro po ng volleyball. Kasi without them po, hindi ko po marirealize sa sarili ko kung ano po ako ngayon. Like, example po na ganito po akong PWD, hindi po kasi talaga hadlang na mag-volleyball po ako sa ganitong sitwasyon po. Kasi dahil rin po sa mga advices nila, sa mga bully ng ibang tao, ayun po, parang sila po naging isa sa naging inspirasyon ko maglaro po ng volleyball. Naging mahirap rin para rito ang sitwasyon, lalo pa at hindi maiiwasan anya na may mga manlalarong iniisip na hadlang ang kanyang kapansanan para manalo sa kompetisyon. Naranasan na rin anya nito ang hindi pantay na pagtrato, lalo na sa mga bagong kasalamuhang manlalaro. Dagdag pa nito kung sakaling siya ay palarin at mabigyan ng pagkakataon na mapabilang sa Philippine team upang makapaglaro sa Paralympics, ay nais nitong makagawa ng programang magbibigay inspirasyon sa mga tulad niyang may kapansanan. Mensahe rin ito sa mga kapwa niya kabataang may kahalintulad na sitwasyon sa kanya, ay maging matatag lamang at huwag mahihiyang ipakita ang kanilang mga angking talento. Mula dito sa Salimbao, Sultan Kudarat, kasama si Arwin Parcon at Eliezer Dave Dalo, ako si Crisbel May Lorenzo para sa Kutang Bato News.